Henesis Kabanatang 14. At nangyari sa mga kaarawan ni Amrapel, hari sa Sinar, ni Aryok, hari sa Elasar, ni Chedorlaomer, hari sa Elam, at ni Tadal, na hari ng mga Goim, na ang mga ito ay makipagbaka laban kay Bera, hari sa Sodoma, at laban kay Birsha, hari sa Gomora, kay Shinab, hari sa Adma, at kay Shemeber, hari sa Seboim, at sa hari sa Bela na si Soar. Lahat ng ito'y nagkatipon sa libis ng Sidim, na siyang dagat na alat. 12 taong nagsipaglingkod kay Chedorlaomer, at sa 13 taon ay nagsipaghimagsik. At sa 14 na taon ay dumating si Chedorlaomer at ang mga haring kasama niya, at sinaktan ang mga Rephaim sa Asteroth Karnaim, at ang mga Susuta sa Ham, at ang mga Emita sa Shabe Siriataim, at ang mga Horeo sa kanilang kabundukan ng Seir hanggang Elparan na nasa tabi ng ilang. At sila'y nagbalik at nagsiparoon sa En Mispat na siyang Kades. At kanilang sinaktan ang buong lupain ng mga Amalekita at pati ng mga Amoreo na nagsisitahan sa Hasason Tamar. At nagsilabas ang hari sa Sodoma, at ang hari sa Gomora, at ang hari sa Adma, at ang hari sa Seboim, at ang hari sa Bela na dili iba't si Soar. At sila'y humanay ng pakikipagbaka laban sa kanila sa libis ng Sidim, laban kay Chedorlaomer, hari ng Elam, at kay Tidal, hari ng mga Goim, at kay Amrapel, hari sa Shinar, at kay Aryok, hari sa Elasar. 4 na hari laban sa 5. At ang libis ng Sidim ay puno ng hukay ng beton. At nagsitakas ang mga hari sa Sodoma at sa Gomora, at nangahulog doon, at ang natira ay nagsitakas sa kabundukan. At kanilang sinamsam ang lahat ng pag-aari ng Sodoma at Gomora, at ang lahat nilang pagkain, at nagsiyaon. At dinala nila si Lot, na anak ng kapatid ni Abram, na nananahan sa Sodoma at ang kanyang mga pag-aari, at sila'y nagsiyaon. At dumating ang isang nakatanan at ibinalita kay Abram na Hebreo, na tumatahan nga sa mga puno ng ensina sa Mamre na Amoreo, kapatid ni Eskol at kapatid ni Aner, at ang mga ito ay kakampi ni Abram. At pagkarinig ni Abram na nabihag ang kanyang kapatid, ay pinagsama ang kanyang mga subok na lalaki na mga ipinanganak sa kanyang bahay na 318, at kanilang hinabol sila hanggang sa Dan. At sila'y nangagpangkat-pangkat sa kinagabihan laban sa kaaway, siya at ang kanyang mga alipin, at kanilang sinaktan sila at hinabol nila sila hanggang sa Hoba na nasa kaliwa ng Damasco. At iniuwi niya ang lahat ng pag-aari, at iniuwi rin niya si Lot na kanyang kapatid at ang kanyang mga pag-aari, at gayon din ang mga babae at ang bayan. At nilabas na sinalubong siya ng hari sa Sodoma pagkatapos na siya'y magbalik na muli sa pagpatay kay Chedorlaomer at sa mga haring kasama niya sa libis ng Shave, na siyang libis ng hari. At si Melchizedek na hari sa Salem ay naglabas ng tinapay at alak, at siya'y saserdote ng kataas-taasang Diyos. At binasbasan niya siya na sinabi, "Pagpalain si Abram ng kataas-taasang Diyos na may-ari ng langit at ng lupa, at purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay." At binigyan siya ni Abram ng 10th bahagi ng buong samsam. At sinabi ng hari sa Sodoma kay Abram, "Ibigay mo sa akin ang mga tao at kunin mo sa ganang iyo ang mga pag-aari." At sinabi ni Abram sa hari sa Sodoma, "Itinaas ko ang aking kamay sa Panginoong Diyos na kataas-taasan, na may-ari ng langit at ng lupa. Isinumpa kung hindi ako kukuha maging isang sinulid o maging isang panali ng pangyapak o ng anumang nauukol sa iyo. Baka iyong sabihin, pinayaman ko si Abram.
liban na lamang ang kinain ng mga binata at ang bahagi ng mga lalaking kinasama ko. Si Aner, si Eskol at si Mamre ay pakunin mo ng kanilang bahagi.